kilalang manghihilot sa kanilang lugar sa sitio sa East Barangay Katmon, Malabon City, ang 68 taong gulang na si Joel Tud. Ito ang kanyang naging hanap buhay sa loob ng 2 dekada. Tay, may dala akong ulam, no? Sige. Dali, pare, ha? Ito, ha? Huwag na. Kunting donation lang naman yan. Sige na. So, paano? Balik na lang ako ulit sa susunod, ha? Sige. Ayon kay Mary Jane, sa kabila ng kapansanan ng ama, nagagawa pa rin ito na tumulong sa mga lumalapit sa kanya. Sabi daw sa kanya, magaling daw akong manghihilot. Ito, pandagdag na rin sa baon mo. Natay, nag-abala ka pa eh. Sige na, para sa iyo naman yan. Salamat. O tay, bumili pala ako ng ulam mo. May... Kahit may sakit siya, humihingi naman tulong yung mga tao dito. Minsan yung iba lumalapit dito para lang pahilot kahit ayaw niya kasi masakamang pakiramdam niya. Isa sa mga parokyana ni Joel sa panghihilot ay si Maribeth, hindi niya tunay na pangalan. Kwento ni Mary Jane, 3 taon na ang nakalilipas nang mapadpad si Maribeth sa kanilang lugar para magpahilot. Ako? Dito mo ba nakatira si Mang Joel? Ako po si Joel. Ano po ang sadya nila? Ay, ako po si Maribeth. Gusto ko lang po sana magpahilot. Ah, ganun ba? Sige, tuloy ka. Tuloy ka. Maupo ka. Sige po. Hindi nga po namin alam kung paano yung nalaman dito. Kung sino nagturo sa kanyang may ganit si Papa. Ayon sa Malabon City Police, posibleng nagpapahilot si Maribeth kay Joel sa agustuhan niyang magkaroon ng anak. Masyado mo yatang dinidibdib ang mga problema mo, ha? Tumutong mga ugat mo rito, naninigas na. Mang Joel, hindi niyo naman ako masisisi. Kasi halos lahat ng lalaki, iniiwan nila ako. Nung nabuntis ako, nakunan ako. Magtetarantay uno na ho ako eh. Ay, mas lalo kang magkakaproblema kapag ganyan ang pag-iisip mo. Iha, makinig ka sa akin, ha? Bakit naman kasi ganito ang buhay ko? Puro na lang sakit. Sakit ng katawan, sakit pa ng puso. Hayaan mo na yung mga yan. Lilipas din ang mga problema. Kasi noong 2019, nakuna itong si So, noong nakuna siya 2019, napupunta na siya to lagi sa victim natin, kay Joel Tud. Kasi manghihil to si Joel Tud eh. So, simula ng 2019, pabalik-balik po siya dito. Mula noon, naging suki na ni Joel si Maribeth. Nagpasalamat siya kay Papa. Sabi niya sa'yo, sorry tay, kung wala akong maibigay ah. Sabi ng Papa ko, okay lang. Di naman ako nang hingi ng kapalit eh. Hanggang noong 22 ng Agosto taong 2022, kasamang isang kaibigan, nagtungo si Maribeth kina Joel para magpahirot. Ito ako yan. Tao po. Ano po yun? Joel. Si Joel. Sumasakit yung puso ko sobra. Tulungan niyo po ako. Eh, pasensya na, iha. Hindi ko kaya ngayon eh. Dalawang araw na akong tinatrangkaso. Hindi ko po alam kung bakit umiyak. Gusto yata ang pagalingin siya ni Papa sa ano niya. Ano magagawa ng Papa ko? Hindi naman siya doktor. Yung ano nga po, yung matris niya po. Yun lang po ang naririnig ko eh. Minsan naririnig ko na ikiusap sa Papa ko, umiiyak siya. Ganun lang po. Ang Joel, paano naman ho? Ako siya sa doktoray po sa buhay. Hindi ko talaga kaya na yun. Umuwi ka lang. Pakikuha mo yung langis pampahid. Pero dahil masama ang pakiramdam, hindi raw nagawang hiluti ni Joel ang suki niyang si Maribeth. Ma Joel, kailangan kong hilutin niyo ako. Sumasakit sobra yung puso ko. Pasensya na, iha. Hindi ko kaya. Balik na lang kayo sa susunod. Salamat din. Makalipas ang 2 araw, muling bumalik si Maribeth kina Joel. Sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang pakay.
nagkilala ka magagamot. Manghihilot. Paano niyo ko nalaman? Hindi siyang inaakala mo. Hindi kanya pinagagaling. Anong bang dapat kong gawin? Kailangan niyang mamatay. Dahil yun ang paraan para gumaling ka. Tulong!